The pictures, information, and activities contained in the video lesson are all intended to provide educational resources to teachers and learners of the Division of Negros Oriental. Hence, all pictures, illustrations, music, etc. belong to its rightful and lawful owners. All contents are subject to copyright and should not be reproduced in any forms, sans consent from the Division. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Halina't iunat ang isipan, pati na rin ang iyong katawan para sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Ako nga pala si Sir Raymond, kasama ang kaibigan natin na si Champ na nagsasabing, utak ay patalasin, katawan ay palakasin. Sa Edukasyong Pagpapalakas 5, tiyak, katawan, at isip mo ay lalakas. Halina't mag-aral! Ihanda ang iyong notebook at ballpen. Champ, anong ginagawa mo? May tinitignan kang mga larawan pero nahihirapan ka tukuyin kung ano ang tawag dito? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng mga batang champion. Halikayo, tulungan natin si Champ. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para tukuyin ang tawag sa larong nasa larawan. Panuto, tukuyin kung ano ang tawag sa larong nasa larawan. Ano kaya ang tawag sa larong ito? Magaling! Ang tawag sa larong ito ay batuhang bola. Ano naman ang tawag sa larong ito? Kung ang iyong sagot ay patintero, tama ka! Magaling! Dahil natukoy ninyo ng tama ang lahat ng mga larong nasa larawan, makakatanggap kayo ng 5 champion points. Alam nyo ba na ang larong batuhang bola at patintero ay nakakatulong sa pagsasanay ng physical fitness component? Pinapabuti nito ang physical fitness o kakayahang pangkatawan ng isang tao. Mahalagang matutuhan ang mga ito upang makasali ka sa iba't ibang uri ng physical na gawain. Dahil bukod sa kagiliw-giliw na gawin, ang mga ito ay epektibo ring ehersisyo. May mga larong magbibigay kasiyahan sa atin at makatutulong sa pagpapaunlad ng ating kakayahang pangkatawan. Ito ay ang mga larong batuhang bola at patintero. Bawat laro ay may kanya-kanyang mga kasanayan na dapat malinang upang makapaglaro tayo ng maayos. Mayroon din itong sariling layunin at panuntunan na dapat sundin. Subalit, dapat nating tandaan na magkakaiba man ang bawat laro ay pare-pareho pa rin silang nakatutulong na malinang ang kagandahang asal kagaya ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagiging patas, at pagpapakita ng sportsmanship. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 2 laro na nagdudulot ng kasiyahan at mabuting kalusugan. Ang physical fitness ng isang tao ay maaaring mawala
kung hindi niya ito napapanatili. Upang masanay mo ang iyong sarili, sumali ka sa mga physical activity o gawaing physical. Ang paglalaro ng batuhang bola at patentero ay mainam na paraan upang malinang ang iyong skill-related components kagaya ng lakas o power, bilis o speed, agility o liksi, at coordination. Bukod dito, mapapaunlad din ang iyong mga health-related components tulad ng tatag ng kalamnan o muscular endurance, tatag ng puso at baga o cardiovascular endurance, at lakas ng kalamnan o muscular strength. Batuhang bola. Ang mga kasanayan sa larong ito gaya ng pagtakbo, pag-iwas, pagbato o paghagis, at pagsalo ang siyang mga gawaing makatutulong sa paglinang ng mga sangkap ng physical fitness. Makabubuti para sa kalusugan kung madalas ang pagkikilahok sa ganitong uri ng mga gawain. Narito ang mga panuntunan sa paglalaro ng batuhang bola. Una, gumawa ng dalawang guhit na may kalayuan sa isa't isa. Magmanuhan ang leader ng bawat pangkat. Ang nanalo ay pipili kung magiging unang tagataya o tagaiwas. Pangalawa, hatiin sa dalawa ang grupong tagataya na siyang babato sa tagaiwas. Ang tagaiwas ay tatayo sa gitna ng palaruan sa pagitan ng dalawang guhit. Pangatlo, ang bawat tatamaan ng bola ay out na. Pang-apat, kapag isang manlalaro na lamang ang natira sa gitna, kailangang tamaan ito sa loob ng 3 hanggang 5 direktang pagbato. Kung hindi ito nagawa, mabubuhay ang lahat ng kamyembro na out. Kung nataya naman, magpapalit ng posisyon ang magkabilang pangkat at uulitin ang paraan ng paglalaro. Panglima, ang bawat yugto ng laro ay magtatagal ng 4 hanggang 5 minuto. Pang-anim, kung sa loob ng 4 hanggang 5 minuto ay hindi lamang isang tagaiwas ang natitira, ang bilang ng natamaang miyembro ang bibilangin. Ang pangkat na may pinakamaraming miyembro ang napatamaan ng bola sa loob ng 4 hanggang 5 minuto ang siyang panalo. Patintero. Ang larong patintero, na kilala rin sa tawag na harangang taga o tubigan, ay halimbawa ng invasion game na ang layunin ay lusubin o pasukin ang teritoryo ng kalaban. Ito ay isang pinakapopular na larong Pinoy na kinagigiliwan ng mga bata. Upang maipanalo mo ang larong ito, ay kailangang magaling kang umiwas sa mga katunggali na siyang tatapik sa iyo. Sa larong ito, nililinang ang mga sangkap ng physical fitness kagaya ng bilis o speed at liksi o agility na parehong skill-related components. Ang bilis ay ang kakayahang makapunta at makabalik sa isang lugar. Mabilis ding matatawag kapag naigagalaw ang mga bahagi ng katawan at naisasagawa ang isang gawain ng mas maaga kaysa sa inasahang oras upang matapos ito. Ang liksi naman ay ang kakayahang makapagpalit ng direksyon habang gumagalaw ng mabilis. Narito ang mga panuntunan sa paglalaro ng patintero. Una, bumuo ng 2 pangkat na magkapareho ang bilang. Pangalawa, gumuhit ng mga linyang pahaba at pahalang na pantay ang mga sukat. Pangatlo, pumili ng leader sa bawat grupo. Alamin kung sino ang tayang grupo. Ang leader lamang ang maaaring tumaya sa likod ng kahit sinong kalaban.
Pang-apat, ang tayang pangkat ay tatayo sa mga linya. Susubukang lampasan ng kabilang grupo ang bawat bantay ng linya nang hindi natatapik ang anumang bahagi ng katawan. Kung may natapik na bahagi ng katawan, magpapalit ng tayang pangkat. Panglima, kailangang makapasok at malampasan ng pangkat ang unang linya hanggang sa huling linya at pabalik upang makapuntos. Pang-anim, ang pangkat na may pinakamaraming punto sa loob ng takdang oras ang panalo. Ngayon, alam na natin kung ano ang mga kabutihang dulot ng paglalaro ng batuhang bola at patintero. Para malaman kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng gawain. Panuto, masahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Isulat ang mga sagot sa iyong kwaderno. Una, isa sa nagpapabuti ng physical fitness o kakayahang pangkatawan ng isang tao ay ang paggawa ng mga gawaing physical kagaya ng paglalaro. Mahusay! Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, ang bilis, lakas, liksi, at koordinasyon ay mga health-related components. Kung ang sagot mo ay mali, tama ka! Ang bilis, lakas, liksi, at koordinasyon ay mga skill-related components. Pangatlo, ang mga kasanayan na kailangan sa paglalaro ng batuhang bola ay pagtakbo, pag-iwas, pagbato o paghagis at pagsalo. Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat, nalilinang ng larong patintero ang iyong bilis at liksi na pare-parehong health-related components. Tumpak! Ang tamang sagot ay mali. Ang bilis at liksi ay mga halimbawa ng skill-related components. Panglima, ang bawat laro ay may iba't ibang layunin, alituntunin, at mga kasanayan. Subalit, pare-pareho itong nakapagpapaunlad ng ating pakikiisa, pagtutulungan, at sportsmanship. Mahusay! Ang tamang sagot ay tama. Magaling! Dahil nasagot niyo ng tama ang ating gawain, makakatanggap kayo ng 5 champion points. Ngayon, magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Pero bago yan, ihanda ang mga sumusunod. Tubig na maiinom, pampunas, at damit na pamalit. Huwag ding kalimutang magsuot ng PE uniform o sports attire. Tandaan, gawin ng buong pag-iingat ang mga gawain. Kung kinakailangang magpahinga, ay magpahinga. Hingin ang patnubay ng mga magulang o nakakatanda habang ginagawa ang mga gawain. Huwag kalimutang mag-warm up bago magsimula at mag-cool down pagkatapos. Panuto, gawin ang mga kasanayan sa bawat laro ng may pag-iingat. Batuhang bola, tumakbo ng mabilis sa loob ng 50 metro. Ihagis ng malakas ang bola ng 5 beses.
Iwasan ang ibabatong bola ng 5 beses. Saluhin ang ibabatong bola ng 5 beses. Patintero. Magpalinya ng 5 upuan na may 1 metro ang layo. Pagkatapos ay tumakbo ng paikis-ikis sa mga upuan. Gawin ito ng 5 beses pabalik-balik ng tuloy-tuloy. Napagod ba kayo? Uminom muna ng tubig, punasan ang pawis at magpalit ng damit. Ngayon, suriin ang mga kasanayang ginawa mo. Lagyan ng check ang akma sa iyong sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Magaling! At dahil nagpakita kayo ng husay, makakatanggap kayo ng 10 champion points. Ngayong araw, nalaman natin na ang mga larong gaya ng batuhang bola at patintero ay nakatutulong sa pagsasanay ng physical fitness components. Pinapabuti nito ang physical fitness o kakayahang pangkatawan ng isang tao. Nalaman din natin kung paano laruin ang mga larong ito. Magkakaiba man ang bawat laro, ay pare-pareho pa rin silang nakatutulong na malinang ang kagandahang asal, kagaya ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagiging patas, at pagpapakita ng sportsmanship. Para sa ating pagsusulit, ihanda ang iyong ballpen at notebook sa PE. Isulat ang mga sagot sa iyong notebook sa PE. A. Kilalanin ang mga laro. B. Magbigay ng 3 skill-related components na malilinang sa larong batuhang bola at patintero. C. Magbigay ng 3 health-related components na malilinang sa larong batuhang bola at patintero. Ang galing nyo talaga! Dahil sa taglay nyong galing sa paggawa ng ating mga gawain ngayong araw, makakatanggap kayo ng 1 champion trophy. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng talata kung papaano mo maipapakita ang pagiging sport sa paglalaro. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ayan mga bata, dito nagtatapos ang talakayan natin sa Edukasyong Pagpapalakas 5. Naway marami kayong natutuhan sa araw na ito. Muli, ito si Sir Raymond, nagpapaalala na sa MAPE, magpadayon ang pagkat-on alang sa pagpalambo sa edukasyon, bisan pa sa hagit sa panahon. Paalam mga bata, hanggang sa muli!